Alright, magandang araw, magandang oras sa inyong lahat, mga kababayan, mga kaibigan, mga taga-sunod na taga-subaybay, at mga nanonood dito sa ating channel na Rod Isnag TV. At magandang araw, magandang oras sa inyong lahat, sa mga kaidako ng mundo, naroroon sa mga oras at sandaling ito. At higit sa lahat, sana ay nasa malusog kayong pangangatawan. Pag-uusapan natin itong wellness league ni DOJ Bunjing Crispin Jesus Remulla. Okay? Wellness leave nga ba talaga o sick leave? Sick leave nga ba talaga o karma leave? O ito kaya ay forced leave dahil sa siya ay nakarma na. Okay. Alam niyo ho kasi mga kaibigan, mga kababayan, hindi ho lahat ng oras, panahon, araw at taon ay laging kumakampi at umaayon sa bawat individual. May mga panahon na araw mismo at panahon mismo ang maniningal sa mga tao na meron hong ginagawang hindi maganda sa kapwa-tao at sa mga tao na meron hong ginagawa na lihim. Kaya nga tinatanong natin, wellness leave ba? O sick leave ba? Or forced leave? O di kaya ito ay karma? Si Remulla kasi, ang dami niyang naging atraso sa mga nagdaang araw at taon. Lalo na sa mga pahayag tungkol sa mga akusado. Na kung inyong titignan, kapag siya ay maglabas ng statement sa isang bagay, nahatulan na ang isang akusado sa pamamagitan ng kanyang statement o testamento o pananalita. At meron hong kasabihan na your sin will find you out. So yung inyong sariling kasalanan o kamalian ang siyang mismo ang maghahanap sa iyo upang ipamukha sa iyo ng inyong ginagawa ay mali at hindi tama. Ngayon, ayon sa Undersecretary ng Department of Justice, ito daw na pagliban ni Remulla sa kanyang trabaho bilang DOJ ay parte daw ng kanyang monthly check-up. So, ibig sabihin, may issue sa kanyang health o kalusugan. Kasi hindi ka naman magliban sa inyong trabaho kung hindi talaga kinakailangan na ikaw ay magpakonsulta sa isang doktor. So ngayon, kung merong monthly check-up si Remulla dahil ang kanyang kalusugan ay may problema, ito rin ang dahilan kung bakit marami siyang statement at sinasabi na palpak. Eh kasi, alam niyo mga kababayan, kapag ang isang kalusugan ng isang tao ay hindi maganda at mabuti, ito ay naaapektuhan ang utak ng isang tao. In short, kapag hindi ka okay, lalo na ang inyong pangangatawan, at kung may problema at kung may sakit ka, hindi ka makapag-isip ng maayos at mabuti. Eh bakit? Eh may sakit ka eh. Ginawa lang dahilan itong wellness leave. Pero kung ating himay-himayin at lagyan ng analysis, ito ay talagang may sakit si Remulla. At ayon doon sa undersecretary niya na he will be back soon. So ibig sabihin, may treatment, may isinasagawang treatment sa kanyang kalusugan. Kasi monthly check-up, ibig sabihin meron kang inaalagaan o binabantayan na kalagayan ng inyong kalusugan kung meron kang monthly check-up. At hindi naman nakapagtataka dahil ayon sa undersecretary na si Andres ay nasa 62 years old na raw si Remulla. At nagbigay rin naman ng pahayag si Atty. Fernando Paso na ang kanyang wish ay mabuhay ng mahaba si Remulla. Baka baliktad yung sinasabi na Atty. Ferdinand Tupacio. Baka ang gusto niyang iparating ay
huwag nang mabuhay ng mahaba si Remulla. Baka yun ang gusto niyang iparating. Kasi marami namang galit kay Boyeng Remulla. Dati, daming sumasaludo kay Remulla nung siya ay congressman pa lang. Pero ngayong naging DOJ secretary, marami nang galit sa kanya. Eh, dahil sa mga pinaggagawa niya at dahil sa mga kapalpakan niya sa kanyang trabaho. Anyway, abangan na lang natin kung kailan siya babalik. At ayan lang ating komento, reaksyon at opinion base sa ating analysis dito sa leave o wellness leave ni Attorney Boyeng Remulla alias Bunjing. Maraming salamat sa inyong lahat. Hanggang sa susunod, magkita-kita po tayo ulit.